Dito sa bansa kung saan patuloy nang dumadami ang mga sasakyan sa kalsada at unti-unti na rin tayo nagiging crowded sa mga pampublikong daanan, ay patuloy pa rin ang paglabas ng mga bagong sasakyan at hindi mabilang ang dami ng naibibenta sa bawat araw. Hindi naman din natin masisisi yan dahil ito kasi ang pangunahing gamit ng mga tao ngayon para makapunta ng mas mabilis sa kanya-kanyang destinasyon. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin din natin ang pinakabagong update ng isang klase ng motorsiklo na sobrang sulit at mura lang ng halaga. Ang pangmasang presyo at kalidad nito ay talagang magugustuhan mo dahil sa tagal na rin ito na nasa bansa at nakipagsapalaran na ng mahabang panahon at pinagkatiwalaan na ng ilan nating mga kababayan. Ang motorsiklo na mula sa Honda, ang Honda Dio 125cc 2023 model. Ang mga bagong update na inilagay dito ay talagang magugustuhan mo kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago pa man natin ipagpatuloy ito guys, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman mapdidita pa lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang Honda Dio ay matagal nang nakipagsapalaran at nakatuwang ng maraming mamamayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang motorsiklong scooter na ito ay talagang nagbigay ng pag-asa sa marami upang magamit sa pangmalayo ang biyahe, service sa pang-araw-araw at kung minsan pa nga ay ginagamit ng ilan sa paghahanap buhay. Ang pagiging murang halaga ng motorsiklong ito ay isa sa mga nagustuhan ng marami dito. Paano ba naman kasi sa halagang 59,000 pesos lang sa unang labas ng presyo nito ay magkakaroon ka na nang isang klase ng motorsiklo mula sa kilalang brand, maaasahan at mapagkakatiwalaan na may kabuuang makina pa dati na 109 cubic centimeter na displacement capacity, naka 2 valves, 4-stroke at single overhead camshaft na may air-cooled type na cooling system. Marami ang natuwa dahil kahit papano ay may kalakasan sa arangkada at katipiran na rin ito sa gasolina. Ngunit may ilan na napupuna pa rin ang kulang sa motor na ito, gaya na lamang ng mga braking system nito. Sa front and rear brake kasi nito ay naka-drum brake pareho. Isang disadvantage daw kasi yan ng motorsiklo lalo na sa braking power. Kaya naman sa paglipas ng panahon na umabot na ngayon, ay na-update na ang modelong ito sa makabagong versyon ngayong taon, ang bagong Honda Dio 2023 model. Nasa una pa lamang makikita mo na kagad ang mga pagbabago dito sa external design pa lang. Ang ilan sa mga ilaw nito tulad ng headlamp, maging graphics design features at mga fairings nito ay mas mukhang naging elegante at premium ang datingan. Bang-iba na sa dati at mas maangas pa. Ang scooter na ito ay mas tumaas na rin ang displacement, ginawang 125 cubic centimeter na ito na may 4-stroke, single cylinder, single overhead cam at naka 2 valves pa rin ang buong makina nito. Ngunit pagdating naman sa ibang bagay ay ginamitan na rin ito ng ESP Plus o tinatawag na Enhanced Smart Power ng Honda Motors. Ang sistemang ito ay tumutulong na mas mapalakas palalo ang arangkada ng makina at mas mapatipid ang pagkonsumo ng gasolina mula sa teknolohiyang ito na nagpapahina rin ng sound o dragging ng makina kapag ito ay gumagana na. Ngunit pagdating naman sa ibang detalye, kagaya na lamang ng cooling system nito, ito ay ginamitan pa rin ng air-cooled type na klase. Pero pagdating naman sa fuel system, ito ay naka-fuel injected type na. Kaya sa katipiran ay talagang maaasahan mo na kung dati ay kumukonsumo ng hanggang sa 55 km per liter, ngayon ay umaabot na raw ng hanggang sa 60 km per liter ang nakukonsumo nito. Pinapagana pa rin naman ng automatic transmission type at gearbox na variable speed. Ngunit pagdating sa kabuuang speed, ito ay kaya mag-produce ng maximum output level ngayon na 8.3 horsepower sa kada 6,250 revolution per minute at 10.4 Nm of torque naman sa kada 5,000 RPM. Naka-automatic centrifugal drive type na may gearbox na variable speed. Kaya ang kabuuang speed na nagagawa nito ay umaabot na sa 105 km per hour sa dating 85 km per hour lamang. Bukod pa dyan, itong motor ay malaki-laki din talaga ang pagbabago. Dito sa external, makikita mo ang mga ilaw nito ngayon na may kakaibang mga disenyo na. Mula sa headlamp na mas nag-leap up ang pagiging maangas nito. Naka-LED type na rin ito kasama ng mga signal lamps at ang tail lamp na ginawa ng LED type. Less hassle at less maintenance ka na rin dito at napaka-visible pa. Maging ang instrument meter panel gauge nito ay binago na
Ang dating analog type na klase ay ginawa ng digital display. Mas naging informative at user-friendly. Makikita mo ang digital clock, trip meter, odometer, fuel gauge at iba pang mga display notification na lumalabas dito. At ang iba pa sa mga features nito ay bago lang din. Kagaya na lamang nitong unique Honda ACG starter. Tumutulong na mas maging tahimik ang pagpapaandar o pag-start ng makina. Kumbaga walang dragging na mararanasan o anumang malakas na vibrate ng motorsiklo. Bukod pa dyan ay sinamahan na rin yan ng engine oil temperature sensor, engine speed sensor, oxygen sensor, air pressure sensor at meron na ring throttle position sensor. Ang mga sistema na yan ay nakatutulong naman na mas maging maganda ang takbo ng makina at hindi basta-bastang mag-overheat sa napakahabang biyahe kung sakali man. Bukod pa dyan ay mas ma-enhance ang buong sistema nitong makina at mas makakapag-produce ng malakas na power output. Hindi lamang yun, marami pang mga sistemang idinagdag sa motor na ito. Kagaya na lamang ng side stand engine cut-off switch. Hindi mo basta-bastang mapapagana o mapapastart ang makina nito habang nakababa ang side stand. Safety features na rin yan para sa mga taong nakakalimot magtaas ng side stand bago pagganahin ang motorsiklo. May pagbabago rin sa ignition system nito. Dahil ang top-end variant ay ginawa ng keyless entry. Dalawang variation kasi ang inilabas nito. Ang standard variant na di manual key pa at itong top variant na di keyless entry na. Napaka-secured na rin ng motor na ito sa mga magtatangkang nakawin ito. Dahil nga sa bagong labas, mainit-init pa to sa mata ng marami. Pero hindi ka mangangamba kung itong top variant ang pipiliin mo. Dahil sa mga security features na inilagay dito. May kasama na kasing itong anti-theft alarm at central locking, mga sistemang nakatutulong para mas maging safe sa mga magtatangkang nakawin ito. At ang iba pa sa mga detalye nito, gaya na lamang ng pagiging convenient, meron na itong console pocket sa harapan. May retractable hook na pwedeng pagsabitan ng ilang bagay at may under seat compartment storage na pwede rin paglagyan. At kung pag-uusapan naman ang safety measure, ang motorsiklong ito ay may bago rin. Pagdating sa kanyang braking system sa front and rear, ginawa ng disc type ito. Base na rin sa ilang impormasyon mga kaibigan, naka-disc type ng front at drum brake type pa rin ang rear. Kaya sa mga nag-aalangan sa dating Honda DO110 na naka-drum brake pa, ito ngayon ay mas pinalakas na ang brake power dahil sa ginamitan ng parehong disc type. At bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng combination braking system na tumutulong din para sa ligtas na paggamit ng brake procedure. Ang mga sukat naman ng gulong nito ay halos pareho lang din naman nung sa dati. Naka-tubeless tires na nga lang ito at alloy na mags. Na may kabuuang sukat sa front na 90x90R12 at ang rear tires naman ay 90x100R12. Less maintenance at less hassle ka na rin dito kahit matusok man ng paku yan ay hindi basta-bastang mapaplat basta may sealant ang loob. Ang mga suspensions naman ito ay hindi rin nagpahuli sa pagbabago. Mas naging sulit at reliable na ang mga ito. Sa front, ginamitan ng naka-telescopic fork at rear suspension naman na single-sided shock absorber pero may adjustable spring-loaded hydraulic na ito. Ibig sabihin, mga kaibigan, kahit kargahan mo man ng mabibigat na bagay o sakyan ng mabibigat na tao ay kakayanin at hindi basta-bastang masisira ang mga suspensions nito. Mas maganda rin ang bouncing sa mga malulubak dahil sa spring preload adjustment. Pwede mong i-adjust depende sa bigat ng ikakarga mo o sa lubak ng kalsada na dadaanan mo. At isa pa mga kaibigan, meron na nga rin pala itong kasamang idling stop system o start and stop system na tinatawag. Isang sistema naman na kusang humihinto ang idle sa oras na ikaw ay nakahinto sa traffic light. Ibig sabihin, pansamantalang titigil ang ugong o radar ng makina kapag ito ay naka-stop pansamantala. Na kung saan sa pamamagitan naman ito ay tumutulong din na mas mapatipid o makatulong sa pagtitipid ng konsumo ng gasolina. Alright, at para naman sa dimensions nitong motor. Pagdating sa kabuang lapad, ito ay may sukat na 707mm. Ang kabuang taas naman nito ay 1,172mm at may kabuang haba na 1,830mm. Ang fuel tank capacity naman nito ay nasa 5.3 liters. Malaki-laki na yan kaya malayo-layo na rin ang mararating mo yan. Ang ground clearance naman nito ay mas pinataas. Ginawang 171mm na. Kaya panigurado pati sa mga matutubig at bahaing lugar ay kakayanin na siguro ding sumubog.
Ang wheelbase size nito ay nasa 1,260mm at may kabuuang timbang na 104kg. Para sa kabuuang presyo naman itong motor, ito ay nagkakahalaga sa Indian rupee ng 85,000 to 91,000 pesos. Na kung direkta natin i-convert sa Philippine peso, ito ay aabot ng 56,000 to 60,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na naman po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos, ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan, pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update ka palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre, hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan. Upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais upang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obliss Collection. Thank you!